Guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Punta tayo sa live stream natin. Ngayon lang medyo natuloy ito kasi nga biglang nawawala yung internet dito sa atin. Una po sa lahat ay gusto ko muna magumusta sa inyong lahat. Lalong-lalo na po yung nandyan sa Medalist. Magandang hapon po dyan at magandang gabi naman dito sa Pilipinas. Ngayon po guys, ang ating pag-uusapan ay sinasabi ko na paano ba gawin ang mini London cheesecake. Ito po ay isang popular na dessert sa doon nga, ang galing sa London. Ito daw ay popular noong 1950s pa. Ito ay na-discover ng isang taga London. Kaya ipinangalan ito na London cheesecake. Pero itong ginawa ko naman na ipapakita ko sa inyo mamaya, ito po ay mini lang siya. Pwede rin yan gawin sa malaki. At guys, para doon naman sa mga gusto malaman kung paano gawin, i-comment nyo lang po kayo dyan sa comment section para naman pag-usapan natin. At kung ano pang yung mga tanong nyo na kaya natin sagutin, ay sasagutin po. Okay? Saka para naman dyan sa mga baguhan na mga vlogger kagaya sa akin ay pwede rin tayo magtulungan at tulungan, likitan para umunlad ang ating challenge. Ayan. Okay guys, tanong-tanong lang po kayo kung may mga katanungan kayo. At mamaya ko naman ipapakita yung isang gagawin natin at saka ibibigay ko yung recipe, isa-isahin natin para malaman natin at lalong-lalo na po sa mga baguhan. Ito po ay pangatlong live stream ko po lang kasi nga, pasensya na po kayo kasi hindi ko pa masyado kabisado itong pagla-live na to kasi wala pa tayo masyadong gamit. Ito po ay isang cellphone lang ang ginagamit ko dahil nga nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi tayo kagaya yung iba na magaganda na yan. Magaganda na yung mga ginagamit nila. Mga camera dahil nga siguro ubiigam na sila. Okay, di ba? Okay guys, nandyan lang po yung ating comment section na kung ano po ang gusto niyong itanong na pwede ko masagot, ito po ay sasagutin natin. Okay? At para naman doon sa mga gusto magpa anong sinasabi nila, karamihan na ano yung itong term ng yakapan para paramihan, makadami diba, ng subscribers. Okay guys, ang oras po dito sa Pilipinas ay alas 8:32 ng gabi. At alam ko po doon naman sa Medalist is mga alas 2 or 3 o'clock in the afternoon. Kasi nga tayo dito sa Pilipinas ay advance ng 5 hours. 5 hours advance tayo dito. Ako po ay nanggaling na po doon sa Middle East at medyo matagal-tagal tayo doon bilang isang pastry chef. At nag-aantay din ngayon na baka naman na tayo makabalik doon dahil nga nagkaroon na ng vaccine kasi umuwi ako dahil siyempre takot tayo sa COVID. Kahit naman siguro sino matatakot doon, ba?
Kaya guys, huwag nang mahiya at lalo na lalo pa. May isa ko pa ng viewers. Isang viewers ko kung taga saan ka man dito ka sa Pilipinas. Good evening. Ngayon, maraming salamat sa panonood mo ngayon. At kung nandoon ka naman sa Middle East, magandang hapon. At kung nasa Europe ka naman, siguro hapon din yun doon. Magandang hapon naman. Kung ikaw ay may isang katanungan na kaya kong sagutin, ito po ay sasagutin natin. Para naman doon sa mga late comers mamaya, kung sakali matapos ng ating pag-live stream, ito po ay maglalive lang ako isang oras lang. Kasi 1 hour lang yung ano ko, kasi may mga gawain pa ako. Kaya ito ay napili ko, lagi ako magla-live. Kasi minsan hindi ko ma-video yung mga gawain ko dahil nga sa sobrang busy minsan. At saka kung ginawa ko na lang para lagi ako makikita sa YouTube at maging mapanatili ko yung channels ko na medyo dumami-dami. Kaya pinili ko yung mag-live. Ay, nakikita ko dito sa monitor, may isang nanonood. Magandang gabi dyan sa inyo. At maaari po kayong kumumit kung sino ka man. Para baka may tanong ka na kaya natin sagutin. Ito po ay sasagutin natin. Wag lang yung basta yung pag-uusapan natin ito. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi ay tungkol lang sa cake, ha? Cakes o desserts. Mga desserts lang ang pag-uusapan natin. Wag na tayong lalabas doon sa ano. Kasi yung expert ko talaga about cakes. About cake decorating, pag-decorate mga cakes, kung ano lang. Basta kasi gumagawa rin ako ng sarili kong recipes. Noong unang live, itinuro ko kung para doon sa mga beginners na kailangan alamin muna yung basic bago mag-experiment ka. Kasi doon mo malalaman. Kasi pag alaman mo yung basic, siyempre makikita mo yung mga function ng ano, yung ano bang ibig sabihin ng ilinagay ko. Ano bang ibig sabihin ng baking powder? But ano bang purpose nito? Ganon yon. Pero sinabi ko na yon doon sa nakarang live stream ko. Kasi ito ngayong gabi is pangatlo ko pa lang. Sa kahapon sana naglalive ako, kaya lang nagkaroon ng problema yung internet, kaya hindi ako nakapag-live. Kaya ito ngayon, sinikap ko na sana makapag-live ako kahit man lang isang oras. Okay, guys. Tanong-tanong. At huwag mahiya. Lalo na yung nag-iisang viewers ko ngayon. Viewer. Magtanong-tanong po. Kasi maya-maya ipapakita ko sa inyo yung i-discuss natin. Kung paano ba gawin. Ito ay baked cheesecake. Pero ito ay tinatawag doon sa London mini cheesecake. Ang ipapakita ko sa monitor mamaya. Doon dyan sa itong monitor na ipapakita ko mamaya. Ito ay uploaded. In-upload ko na ito sa mga matagal-tagal na rin. Kaya lang, inano ko ulit, i-discuss ko ngayon kasi nga minsan dito sa Facebook, ito po ay karamihan din tinatanong sa akin, paano daw gawin yung yung base cake. Pero nung isang araw din, yung isang live ko, na-explain ko na rin yung cheesecake naman kasi marami tayong cheesecake na no. Yung may tinatawag tayo na may baked cheesecake at without bake. Ito ang without bake ay
pinapalamig lang po ito o kaya linalagay dun sa freezer with gelatin lang yung linalagay dun. Dito naman sa bake, wala itong mga gelatin kundi itlog naman ang sinasab dun para maging strong yung cheesecake mo. Yun ang purpose ng itlog. Maging strong. At saka kailangan din at tamang-tama lang din ang mga ilinalagay para soft siya. Masarap siya. Ito yung pag-uusapan natin. Ito ay napakasimpleng recipe. Hindi masyadong maraming linalagay. Pero pag once na naluto mo ito, ito ay napakasarap. Kasi sabi nga ng ano doon na yung gumawa doon dito. Kasi ito ay galing sa London recipe. Kasi kaya nga tinawag na London cheesecake. Kasi maraming cheesecake na pangalan eh. Eh ngayon kung gusto mo, natuto ka na dyan, pwede mo naman yung palitan eh. Ikaw na magpalit, ikaw na palitan mo. Tapos dagdagan mo ng lasa, ang importante, alam mo na yung basic pa paano. Pwede ka na maggawa ng klase-klase o ano-ano lang na ilalagay mo. Idadagdag mo. Ganun lang yun. No? Pwede mo pangalanan sa pangalan mo, pwede naman mo. Sa iba nga, may pangalang German cake. Minsan sa atin, may Pinoy cake din. Doon sa ano, minsan ako, nag-experiment din ako ng, ano, ng pangalan na may papangalan ko na lang gagaling dito sa atin. Kasi hindi lang naman sa mga pinagmamayabang natin, tayong mga Pilipino pa rin ang numero uno sa Middle East sa paggawa ng mga cakes. Lalo na rin po sa mga ulam. Kasi nga, tayo daw ay pinaka madali matuto. At saka, pag once na gusto natin, interested talaga tayo, ginagawa natin. Okay, mga guys. Para naman doon sa mga nag-uumpisa, pwede tayo magpalitan ng ano. Magbubugan, palitan. Hindi yung bubugan yun, kasi yung may mga words tayong iniiwasan na kailangan hindi maano ng initatay YouTube. Ganun din. Kagaya sa mga iba na nag-uumpisa pa lang. Okay. Siguro yung iba ngayon, lalo dun sa Middle East, yung mga nagtratrabaho, eh nabibisi pa sila. Kasi karamihan ng viewers ko minsan doon laging gagaling sa Middle East. Nakikita ko naman yun sa ano ko. Gagaling doon sa Middle East yung pinakamarami kong mga subscribers doon at saka mga viewers. Mag-aantay-antay tayo ng iba at saka baka sakali may sumali sa pag-uusapan natin. Kaya ikaw nandyan sa steady ka lang ha. Manatili at makinig at tandaan na ang mga sinasabi natin tungkol sa recipes. O baka one day maging success ka rin yung magiging isang o kaya isang chef ka na ngayon o mas tumataas-taas pa yung mga kaalaman. Okay? Paalala lang po, 1 hour lang tayo. Isang oras po tayo mananatili sa pag-live stream. At saka sa susunod naman tayo. Ang napili natin pag-uusapan ngayon ay yun nga, yung cheesecake, yung baked cheesecake. Ito po ay napakasimple. Kasi po minsan nagbibis din ako kung ano ang mga ibang gusto nila. Kasi
dito sa Facebook, as dito, you know, dito sa YouTube, wala pa naman nag-ano sa akin. Nagtatanong ko anong dapat pag-usapan. Eh, minsan kasi doon naman sa Facebook, eh, inaano ko, pinopost ko kasi yung mga ginagawa ko. Papaturo sila paano. Sabi ko naman, abangan nyo na lang, ilalive natin doon sa YouTube ko, sa YouTube channel. Pangumusta tayo doon sa mga nagtratrabaho sa Middle East. Shout out sa inyong lahat at saka yung mga manunood pala mamaya pagkatapos ako. Okay. Dahil siguro wala pa. Mag-umpisa tayo mag-discuss ngayon ng ano, yung isang recipes. Yung mini London cheesecake. Ito po yung recipe niya. Ito po yung ibibigay ko sa inyo. Ito po ay isang maliit lang ito. Kung gusto naman nyo paramihan, ito po ay imumultiply nyo lang. Kaya gusto naman nyo, kasi magsasampu kayo, gusto naman nyo, hatiin nyo lang. Hatiin yung isang recipes na babasahin ko kayo. At pagkatapos ko dito, pagbigay ng recipes, ipapakita ko naman na yung in-upload ko na video, yung pamamaraan para masundan nyo at kung papaano. Ano bang dapat o ganito ba? Ito ang unang gagawin, ganyan. Sa ngayon, ito po ay ibibigay ko sa inyo na ngayon. Ito ay, kung tawagin natin ay baked cheesecake. Itong baked cheesecake na ito, galing ito na ano, London kasi ito yung mini London cheesecake. Okay. Itong London mini cheesecake ay ito yung recipe niya. Cream cheese. Kahit anong brand na cream cheese. O kung gusto mo yung pinakamasarap, nasa sayo yun. Pero kung talagang nagtitipid ka sa budget, yung gusto mo lang subukan muna, itry. Pwede yung mumurahin. Basta nandyan pa rin ang pangalan na cream cheese na ingredients. Okay? Cream cheese is 500 grams. Cream cheese 500 grams. Tapos itlog. Ito ay whole egg na gagamitin mo. Is 5 pieces. 5. 5 lang, 5. Tapos bibili ka naman ng whipping cream. Whipping cream. Pwede rin gumamit ka ng pinakamahal o pinakamura. Nasa sayo din yun. Kasi maraming mga cream cheese ngayon na mga branded at saka may mga brand. May mura, may mahal naman. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan ng isang whipping cream kasi baka ma-technical tayo. Baka sabihin na nag-advertise tayo. No, wala tayong pre-promote na product dito. Okay. Egg 5. Whipping cream 500 grams. Whipping cream 500 grams and then sugar powder, ito yung powder na yung tawagin sa atin dito confectionery sugar or icing sugar, ito ay sugar powder, is 300 grams. Ulitin ko, cream cheese 500 grams, Egg whole 5, 5, whipping cream 500 grams,
sugar powder 300 grams. Okay. Yan ang recipes. Ito ay isang napakasimple at basic lang ito. Nasa sa'yo na yun kung galaragdag mo. Ang importante, matuto ka muna. Paano gawin. Tapos, digestive biscuit. Biscuit, yung digestive. O, may isang biscuit pa dyan. Ang Marie, ang Graham's. Mayroon ding isa pa. May mura pa. Eh, kung gusto mo na mas magandang out ng niluluto mo o ginagawa mo, mas may gina yung digestive biscuit. Eh, kung wala naman, pwede naman yung Marie. Pwede naman yung Graham's. Okay? Kung kahit kuha ka lang ng mga tatlo na pack. Huwag yung malaki na pack. Basta biscuit lang. Kahit mga dalawa na mga ganyan. Ganyan ka pack. Kung tatlo. Tapos, yung butter. Butter. Itong butter na to, yun ang gagamitin mo doon sa biscuit. Kasi crack-crust ko yun. Ano mo yun? Pinuhin mo yun. Crack-crust mo. Digestive biscuit, dalawa. 2 packs. Melted butter, 100 grams. Ito melted, ha? Hindi yung ano. Yung butter naman, kasi karamihan dito sa atin, ang butter ay nakikita ko, napakamahal. Pero may isang mura. May isang mura doon. Yun ang gamitin mo. Yan ang mga sinasuggest ko sa'yo. Kasi dito, na ano ko na, mahal talaga. Na kaya nagdidipindi tayo rin sa mga mumurahin. Pero pag special talaga naman gagawin mo, special cakes. Kasi ako, expert din ako sa special cakes. Pag tinawag special cakes, siyempre, ang bibili mo dun, yung mga branded. Kasi pag yung customer mo, pag marunong kumain, na nalalasahan nila yun. Aba, hindi ito ang ginamit. Yan. Pero sa mga beginners, yun lang muna yung gagamitin nyo. Mga mumurahin. Importante makuha mo kung paano. Okay? Ang procedure naman ito, procedure. Ang una mong imimix ay ang una mong imimix itong cream cheese at saka sugar powder. Yung sugar powder, imimix mo yun. Mix mo. Na mahalo siya. Kumbaga, maging soft bread yung cream cheese at saka sugar. Halo-halo mo lang. Nang mahalo na siya, mahalo na, halo na siya, isunod mo naman yung whipping cream at saka itlog. Okay? Tandaan, paghapag na once nahalo mo na ang itlog at saka whipping cream, wag mong masyadong i-overmix. Tama lang, pag na-mix mo na, tingin mo, mix na siya. Parang ano na siya, mix na. Mix na sa lahat. Reduce mo yung ano. Reduce mo yung speed ng mixer mo or hand mixer mo. I-reduce mo yun. Kasi iingatan natin dyan na may umalsa dyan. Kailangan magiging ano lang siya. Malapot. Hindi. Kasi yung whipping cream, once na minix mo, ibinit ng matagal, tumataas yan. Tap, kasama rin yung itlog. Tumataas. Kasi pag kasama yung itlog, tumaas. Tapos yung whipping cream, tumaas din. Yung binit mo. Ngayon, ang mangyayari dun, para na siyang, ano, magagawa siyang, parang ano na siyang cake na, ano, parang dispenser. Yun. Once muna na, ano na, nahalo. Okay na yun. At tapos, habang ano muna, mag-prepare ka naman. Prepare mo na. I-prepare mo yan. Kasi ito, walang problema
yung cream cheese cake mixture, walang problema ito kahit matagal sa labas. Ibig sabihin ko, matagal sa oven, walang problema ito. Hindi kagaya yung cakes na lalo na yung chiffon, hindi pwede i-stack ka sa labas bago i-bake. Itong cream cheese mixture, kahit hindi, okay lang. Ngayon, kahit mag-ano ka nito, kahit may suka ka nito, kahit sobra ka, ano mo doon, ilagay mo lang sa bowl, stick, chiller mo. Tapos, the gist ay biyan mo, kakras mo, pinuhin mo, kakras mo. At sahal mo yung butter. Kung gusto mo, may ano sa gilid, may biscuit, nasa sa'yo yun. O kung gusto mo naman, sa buton lang, sa ilalim lang ng pan, okay lang yun. Nasa sa'yo. Ang importante dyan, masunod natin yung ingredients. Okay, tapos na-bits mo na, nalapat mo na, idiin mo, lapat mo, doon sa pan na gagamitin mo, sa cheesecake na pan. Ang recommend ko sa inyo na pan ang gamitin, mas maganda yung removable. Or ang mas maganda talaga yung kasi sa akin ginagamit ko doon sa labas, yung ring lang siya, butas. Tapos sa ilalim, dinalagyan ko ng aluminum foil. Tapos doon ko ilalagay. Tapos na. Ganun. Pero maya-maya, ipapakita natin. Pagkatapos nun, na nailagay mo na, kailangan yung oven mo nasa 280. Nasa 280 Celsius yung temperature niya. Pagkatapos nun, is 45 minutes baking time. Sisit mo yun. Pagkatapos nun, kukuha ka kasi yung big cheesecake, ito ay steam. Ini-steam siya. Ini-steam. Kuha ka ng isang ano, yung rectangular na pan o kahit ano, yung kahit ano, basta magkasya doon sa ano. Ngayon, lalagyan mo ng tubig. Steam yun. Tapos, lalagyan mo ng saladang. Tapos, example, ito yung ano, ito yung rectangular or square or kahit ano basta magkakasya sa loob yung cheesecake na pan. Lalagyan mo siya ng tubig. Kahit ano lang, ganyan. Tapos lalagyan mo siya ng saladang tawagin. Lagay mo, tapos itong-tong mo. Tungtong mo yung ilagay mo sa ibabaw yung cheesecake pan. At saka i-bake mo doon. Isit mo sa 45 minutes. Pagkatapos, ang cheesecake kasi, minsan yan, aalsa yan, bubuka yan. But once na bumuka siya, parang puto. Puto siya. Pero kung gusto mo naman hindi siya bubuka, maglilis ka na. Init, temperature. Instead na 280, ito 200 mo, or ito 150. Pero, matagal. Napakatagal gawin niya kung gano'n. Ito naman, pag nakita mo na, tama na. 45 minutes. Kasi, madali maluto minsan yan. Pero maganda talaga, lutong-luto siya. Kasi pag inilagay mo siya sa malamig, chiller mo. Medyo may titigas. Matigas siya. Pero hindi siya na matigas. Matigas na so. Masarap. Natapos nun, kung ano man naman ang gusto mong ilagay sa ibabaw, magagawa ka, gusto mong lagyan ng decoration na
pwede mo naman lagyan ng mga frutas, strawberry, or chocolate, or mga sauce na ilalagay mo sa ibabaw. Nasa sa'yo yun. Yan ang gusto mo. So, ngayon, naituro ko na sa inyo yung naituro ko na. Ganap yun. Okay. Teka. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung saglit na ginawa ko na mini cheese. Dun-dun ito. Ito ay napaka-simple. Simple lang. Sa susunod din, magbibigay tayo ng ibang recipes pa. Kaya nga, sabi minsan ko, mag-tanong lang kayo. Mag-comment kayo, huwag mahiya. Comment nyo, kasabihin, at pag-uusapan natin. Okay? Ito yun ng... Hinahanap ko yung sandali guys. Okay, napag-usapan na yung iba. Mainit talaga dito sa Pilipinas. Saglit na. May ipapakita ko sa ito. Yung isang na-crib ko na paano ko ginawa yung mini cheese. Ito ay ipapakita ko sa ito sa ito. Pakita ko hanggang matapos ang ano. Ito ay ito yung paraan na kung anong ginawa ko.
Yan ang una kong ginawa ay lagyan ko ng foil. Yan yung biskuit. Siya na ha? Guys, yan lang inanago dyan muna yung paano ginawa ko yung London mini cheesecake. Yan po ay nandun pa ako sa trabaho ko noon. Yan, binil ko ang butter. Ito po ay medyo matagal-tagal ko lang in-upload dyan sa channels ko. Ito kasi yung marami na rin ito na viewers ko. Itong cheesecake nito. Yan. Yan guys, yan. Yan ang dinagyan ko yung button niya at saka side niya. Ito po yung pamamaraan para yan. Ito po ay yung ring na maliit ang ginamit ko po. Kasi nga, tinawag ko itong mini London cheesecake.
Yan yung pag-steam. Yan ang ginawa ko sa steam. Nilagyan ko yung pan ng water. Tapos nilagay ko sa loob. Yan yung mixture niya. Kailangan na ganyan lang. Liquid na liquid siya. Yan yung mixture. Kailangan na ganyan lang. Liquid na liquid siya. Kailangan katamtaman lang, huwag masyadong aapaw. Yan, yan na yung outcome yung cheesecake. Yan. Tapos ngayon, bago mo tanggalin, kailangan refrigerate muna siya. Tapos lagyan mo ng decoration kung anong gusto mo sa ibabaw. Ito. Ito yung finished product ngayon. Sana nakuha nyo para paano nyo ginawa. Pinakita ko lang sa inyo yung paano siya ginawa. Tapos yung recipe na inano ko sa inyo, kung gusto nyo ng maramihan, nasa sa inyo yun. I-multiply nyo lang. Kung gusto niyo mo naman na medyo maliit-liit, yan mo lang. I-divide mo lang. Yun guys ang mini London cheesecake. Okay? So, siguro sa susunod naman na usapan natin, maghihintay tayo kung ano ang gusto ng iba na pag-usapan. Para pumunta tayo naman dun sa special cakes o kung ano lang ang gusto nyo. Special cakes, cookies, muffins, mga mini desserts, lalo na rin po sa mga pang-restaurant na cake o kaya yung with presentation, decoration. Marami tayong pag-uusapan dito. Ito po ay libre, wala po itong ano. Ito po ay kahit yung mga technique kung paano, ito po ay ibabahagi natin sa inyo. Kaya nga yung pamagat na pinili ko, itanong mo kay Keith Shiplin. Sasagutin ko yan. Pero, hanggang kaya kong sagutin, sasagutin ko yan. Okay? Para doon naman sa mga late comers, magandang gabi sa inyong lahat at sana na
mabuting kalagayan kayo. At huwag po niyong kalimutan na mag-pray kay God. Lalong-lalo na po sa mga nasa abroad. Ngayon ay maghanap tayo ng napakadali ring recipe na madali matutunan, lalo na po sa mga beginners natin. Maya-maya po ay matatapos na tayo. Kasi yung iba naman dyan na kung gusto rin yung paramihan o dikitan na yakapan na para pagparami sa ating mga subscribers, please comment down and para magsinasabi pa naman na para magbigayan tayo. Lalo na po yung kaupisa lang, kailangan na kailangan nyo rin ito. Yung lagi kang tinatawag nila na mangingisda. Mangisda tayo. Mangisda para dumami. Yun. Kasi yung minsan yung purpose ng iba ganito yun. Ganito lang yun yung natin. Once na ikaw ay okay na, pwede ka na rin mag pa-upload. Ito, ako naman na inanong ko lang kasi matagal ako minsan nag-a-upload dahil nga na nabibisi tayo. Wala akong time minsan mag-video yung ginagawa ko. Mas mabuti pa yung nandun ako sa trabaho ko noon, nasa labas ako. Nabibideo ko. Pero dito sa pamamahay ko, walang time. Kaya pinili ko na lang na mag-live. At least kahit paano, na-share ko rin yung kaalaman ko tungkol sa pag-bake. Lalo na doon sa mga beginners. Kasi marami ding gusto matuto sa pag-bake. At parang kumita rin, kumita sa pangkabuhayan kahit man maliit lang yan. Ang mahalaga, ako po ay nakakapag-share ng kunting kaalaman ko, mga talent. Pero kung pag ikaw, talent mo na talaga yan. Pag interesting, kung interesado ka, maging isang chef, ito po ay gagawin mo. Gagawin mo ang lahat, maging success ka lang sa gusto mo. Kasi minsan may iba na gusto lang masabihin na gusto ko malaman pero hindi naman interesado. Pag interesado isang tao kahit mahirap, wala yan. Kagaya ng sinasabi ko, walang mahirap sa taong marunong. Pero dito sa ating sa pagbibig, pagbibig kailangan, lagi kong sinasabi nito, lalo na rin po nandun ako sa mga tao ko, kasi nandun ako sa ibang lamansa. May mga tao ako. May tao akong hinahawakan. Lagi ko yan pinaalala sa kanila yung sinasabi na yung focus, time, and always prepare. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit sa anong trabaho siguro. Kasi kailangan talaga yun. Timing, focus, and always prepare. Always prepared. Kasi yan ang importante sa isang nagsusumikap at sa gustong matuto. Okay. Itong viewers ko,
kay naku pag nakikita ay maraming maraming salamat hanggang sa pagkatapos ko ay hindi iwalay sa paglalive stream natin. Siguro naman yung iba baka naman sa susunod na lang kasi minsan pag nag-uumpisa ka pa lang sa paglalive ito po ay hindi siya masyado napapansin pero sabi pa never give up. Kailangan yan lagi ang tatandaan. Walang wag kang susuko. Kasi pag isang pangarap pag sinukuha mo yan lalo kang mahihina. Yan ang importante, di ba? So may ano lang tayo mga 5 minutes. Ito po ay mag-iisang oras na po. Gaya po ng sinabi ko kanina, hanggang isang oras lang po tayo. Kasi isang recipe ang natalakay natin sa gabing ito, sa live stream natin. Kaya sa susunod, may time-time pa tayo. Gusto ko nga yung mahaba na pag-uusapan natin. Pero dahil nga may mga gawain pa tayong iba na dapat natin gawin at kailangan natin tapusin. Kasi sabi ko nga nandito tayo sa focus din sa ating trabaho, sa paggagawa. At kailangan din bigyan natin ng kunting time. Yan ang sinasabi kong time. Kung lagyan natin ng time. Focus tayo sa trabaho, bigyan natin ng time at lagi kang preparado. Kasi pag yan wala, masisira yung... Nasisira yung hindi ka magiging success. Kailangan mo yan sa isang may pangarap sa buhay. Lalo na ikaw na beginners. Kaya ikaw beginners, tandaan mo. Time, focus, and prefer always. Huwag paano. At saka, kailangan try. Kasi pag once na may gusto kang makuha o malaman paano mo ma-achieve yung iniisip mo, ito po ay i-try. Kasi lahat yan ay napapag-aralan. At lahat yan nalalaman pag-interesado. Hindi mo naman makukuha yan pag alam mo na, siyempre mo na. Pero kung kayo nag-uumpisa pa lang, nandyan yung mistake, pero no surrender. Kasi talagang nandyan yan. Nag-uumpisa. May marunong ka mag-accept ng mistake. Yung pagkakamali. Ay, nagkamali ako sa unang gawa ko. Uulit-ulit ako. At tapos, lalo na po kung may isa kang kakilala. At huwag din po mahihiya magtanong. Kasi ang pagtatanong ay isang karagdagan niyo sa kaalaman. Hindi yun ikinahihiya. Kaya kung may kaibigan ka na marunong sasabihin mo, paano ba gumawa ganito? Ba't na ganito ang kinalabasan yung linuto ko? Kailangan, itatanong mo. Magtanong. Magtatanong kasi yan ang sikreto rin para maging success ka sa pangarap mo. Para makuha mo rin yung gusto mong malaman. Hindi yung tira ka lang ng tira at tapos kahit mali ka, hindi mo lang sinasabi sa iba. Sabihin mo, ay nagkamali ako. Ano ba ang problema doon? Ano ba ganito ba? Ano ba ang nangyari? Siyempre, gaya sa akin, may kunting alam, siyempre ituturo ko sa iyo. Ito nga ang purpose natin kung bakit nandito tayo. Sabihin ko sa iyo, ano bang ginawa mo ganito ito? Ito pala yung ano mo. Yun. Sa susunod mo namang gawa, di mo man ma-perfect, at least nakuha mo. Nakuha mo na. Yung ngayon, magtatanong ka naman, gusto mo pa i-perfect ng i-perfect ng Yun lang yun. Kasi pag hinintuan mo yan nang hindi mo na nakuha, useless yun.
saka wala kang wala sa focus yun. Wala ka sa focus. Kagaya ngayon sinasabi ko kailangan talaga yung tatlo na yun, yung importante. Kasi yun yung tatlo na yun na sinasabi ko lagi sa inyo. Yun kahit saan ako magpunta. Pagpunta man ako sa ibang bansa, kung saan-saan man ako magtrabaho, yun ang dalang-dala ko, dala-dala ko. Dala-dala ko yung tatlo na yun. Kasi nasa prinsipyo ko, nasa puso. Tsaka lalo na po kung may ginagawa kayo, isa isip at saka isa puso nyo. Para makuha mo pala. Kasi pag hindi mo yan isinapuso, isa isip, wala rin. Yan, nandyan tayo sa sinasabing focus. Isa isip, isa puso. Yun. Yung timing, yun. Ta-timing mo yun. Huwag kang gagawa naman kung wala kang ano, mood. Kasi, kaya nga, how to timing. Hindi ka na matimer, ka-timing mo. Kailangan may timing, focus, always prepare. Kasi, yan ang sikreto sa isang nangangarap sa buhay. Nangangarap na maging isang kagayo ko na isang pastry chef o chef. Pag alam mo na yan, mas mag-aano ka na, mag-level up. Pag marami ka ng magiging creative ka na. Marunong ka na gumawa ng sa inyo. Marunong ka na gumawa yung sarili mo. Okay? Yun na. Ngayon guys, yun lang muna tayo. Kasi gaya ang sinabi ko kanina, isang oras lang tayo mag-live kasi may mga gawain tayo. Pupukus muna tayo doon sa trabaho. Kasi kailangan din na may isang tinatawag na time management. Importante din yan, time management. Kailangan sa lahat ng mga ginagawa natin, o sa daily routine natin, kailangan may time management tayo. Time. May nakalaan dito, may nakalaan doon sa isang oras, may nakalaan dito. Kaya nga ito, nagkaroon ako na ng ano. Kasi inisip ko, kailangan magkaroon din ako ng time sa pagiging YouTuber ko. Kaya yun, in-apply ko dito yung time management ko. Yun. Kaya simula ngayon, lagi na niya akong makikita sa live. Kasi magla-live ako lagi. Kasi gusto ko rin na makatulong o i-share sa mga gustong matuto. I-explain ko paano, mga techniques, paano. Para masaya tayong lahat. Okay? Okay guys, ang masasabi ko lang ngayon na isang muling magandang gabi ulit sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ibang bansa, yung mga kababayan ko dyan. Ingat-ingat po tayo at magandang gabi at magandang araw at magandang umaga sa inyong lahat. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, lalo na po yung mga latecomers o mga late na manonood sa live stream ko. Maraming salamat po at huwag po niyong kalilimutan. Lagi pong magsusubscribe sa aking YouTube channel at huwag kalimutan ipindutin ang button para po maging updated kayo once na may upload ako o magla-live tayo. Okay? Okay guys, hanggang dito muna lang tayo. Kaya ito ang masasabi ko sa inyo. Huwag kang mahiya. Magtanong ka kung anong gusto mong malaman tungkol sa baking o tungkol sa paggawa ng cake. Kaya nga, itong programang ito ay para sa inyo. Kaya ang pamagat nito, itanong nyo kay Cake Chef Lim. Pag-uusapan natin yan. Maraming salamat po guys sa inyong panonood at sana pagpalain tayo ng Panginoon. Hanggang dito na lang ulit at sa susunod tayong live stream. Mag-iingat po tayong lahat. Bye-bye!